Good morning sa lahat ng mga overseas Filipino sa buong mundo. Wow, this morning I was so surprised dahil nakita ko ang matagal na namin kasamahan sa Rome, Italy, kung saan nagsimula ang Filinvest International way back 10 years ago. So kasama natin dito isang OFW from Rome. Pwede ka ba magpakilala? Hello, I'm Grace Makabata from Rome, Italy. Si Ate Grace, kung tawagin ko, ay 2009, nag-start siya to join Filinvest International. And after more than 10 years, ano na kayo nangyari kay Ate Grace after all those years na nagdaan, na naging part siya ng history ng Filinvest International? I remember na nakapag-invest ka sa Filinvest during that time. Ano nga yung na-invest mo, Ate Grace? Unang mami yung Bali Oasis. 2009, yun ang una mo na-invest. And aside from that, may kinuha ka ulit? Studio Sen. Wow, Studio Sen. Sige, kamustahin kaya natin anong nangyari, anong epekto sa buhay ni Ate Grace nung naglakas ng loob siyang mag-invest sa Filinvest International. Bali Oasis, doon nakatira yung tatlo kong anak. Doon na sila nakapagtapos. Engineer, accountant, marketing. Grabe, nakakatawa no, yung pangarap ng pamilya na isang OFW no, kapag tapos ng maayos at matahimik habang ikaw ay nag-a-abroad ay naging totoo dahil nakatira sila sa Bali Oasis. Yung Bali Oasis kasi napaka-ganda, peaceful, at saka very confident ka na maiwan mo doon yung mga anak mo. Kasi alam mo yung place na talagang secure. Ano kayo nangyari sa mga anak mo kung hindi ka nakapag-invest sa Bali Oasis? Siyempre, yung iwanan mo sila na teenager, nandun yung fear mo na iwanan. Kung ang environment mo ay hindi maganda, so parang kakabaka-baka na nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos yung mga anak mo na doon sa place na doon. Sa Filinvest, nakita namin kung gano'ng ka-secure yung place na yon. Wow, grabe! Namomonitor yung kanyang mga anak, kaya very peaceful ang kanyang ang isipan nilang mag-asawa habang nagtatrabaho sa abroad, no? Nung inaalok ka, anong meron doon sa inaalok sa'yo? Marami na kasi ano doon, yung mga malls. Kasi kung nandun sa... Puro na commercial center, no? Bali, kami ay talagang... Kasi talahid pa lang yung una. So parang kung ikaw ay mag-invest, nandun yung doubt mo, magagawa ba yon? Pero ngayon, kung makita namin yung place, talagang napakaganda na, at saka talagang trifle na yata yung presyo. Magkano ba ang bili mo doon sa iyong two-bedroom unit sa Bali Oasis? During that time, I think it's 2.4. 2.4 million during that time, ang two-bedroom unit, which is around 45 to 50 square meter, no? Pero ngayon, sold out, marami pang gustong bumili at mag-invest doon. Ang isang unit ngayon na two-bedroom is more or less nasa 5 million na. Bakit kayo nag-decide na kumuha? Ma'am, 100% very, ano po, talagang saludo ako doon sa place na yon, sa Bali Oasis. Kasi sabi ko nga sa mga anak ko, total may mga trabaho na kayo, hanap na kayo ng ibang place. Pero sabi nila, Mami, hindi namin iiwanan ang Bali Oasis kasi dito parang yung dream nila. Lalakpag tapos sila. Tapos yung tranquility ba, Mami? Wow, nakakatindig balahibo kasi nung panahon na nagsisimula pa lang tayo, di ba? Everything was a promise, but now all the dreams, all the promises became a reality after so many years. Masaya ko kayo nakita ulit. After a year, nag-invest ka ulit. Studio Sen. Wow! Isang Studio Sen naman, this time condominium sa Taft Avenue. Kamusta na lang yung Studio Sen mo? Sangiging ko pinarerentahan na namin siya. Pagka-turnover niya, after 1 month, right away, naparentahan namin siya. Wow naman, nakakatuwa. At magkano po ang investment nyo doon, year 2010 nata? 1.4. Oh, wow! During that time, di po ba, 1.4 lang ang bili ni Ate Grace? 1.4 to 1.6, di na siya sure. But you know, nawala na pong kondo ngayon na 1 million mahigit. Ang pinakamura natin na kondo is nasa 2 million na mahigit. So, jackpot, you win 1 million pesos, di ba? Magkano monthly na rent? 13,000. 13,000 pesos! Umati ka pong napakalaking return of investment at may magkano na tinubo mo doon sa property? Malaki lang.
po. Oh, malaki na. Nasa 1 million, may income na 13,000 pesos a month and tumubo na ng 1 million mahigit ang dati niyang investment na kinuha sa atin. This is how we transformed and helped OFWs around the world, di ba? Yung maka-influence ka ng isang OFW na mabago ang buhay kaysa kung saan-saan napupunta ang pera hanggang sa hindi na makauwi ng Philippines. And as I'm sure that there is reason kung bakit ka na andito ngayon sa office namin at magti-tripping siya. I know that aside from investing property to PhilInvest International, you were a part of the sales team of Rome. May isang bagay pang naitulong sa iyo ang pagdating ng PhilInvest sa buhay mo for those years na nagdaan. Ano yun? I think hindi lang isang bagay, ma'am. Napakalaking bagay. Yan. Kasi on that time, struggle kami. Pero thanks God for the PhilInvest kasi sa aking commission dahil naging pinart ninyo sa amin yung kung paano kami ikita at the same time siya mag-sale. So parang in-encourage nila akong maging seller. So pagbibenta-benta, yun, malaki po talaga yung naitulong sa amin ng PhilInvest. Kasi sila yung parang tumulong sa mga anak namin na tatlong sabay-sabay na college na pagtapos po namin sila na wala talaga kami naging problema sa pera. Wow! Nakakatuwa, di ba? This is a realization na yung ino-offer natin at sinishare natin sa mga overseas Filipino ay totoo. Kahit na kami lumipat na sa Philippines, but then, yung nangyari sa buhay mo, natulungan ka ng PhilInvest. Nakakatuwa, di ba? Yes. Nasa ilang million ba yun? Na, sideline lang kami, ha? Sideline lang. Parang day off ko lang yun. Okay. Sabi ko nga, nakasama ko dun sa Millionaire's Club. Tandang-tanda ko, naka-commission ako ng around 3 million. Wow! Diba? So, kumita siya ng may 3 million pesos, sideline lang, tuwing day off lang, saan ka naman makakakita nun? And because of that additional income, napagtapos niya yung mga anak niya. No? Ate Grace, thank you so much. Napakaganda ng story mo. Actually, you're a living testimony ng mga tinuturo namin ngayon. Napakaganda story. Nagkaroon ng dalawang investment. Nagkaroon ng passive income. Nagkaroon ng malaking savings dahil sa tubo, sa pag-invest. At nagkaroon ng 3 million pesos! So, Ate Grace, anong masasabi mo ngayon sa mga kapwa natin overseas Filipino na hindi pa nakarating sa ganitong stage na nakakausap pa lang natin sa daan, di ba? Anong mensahe mo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo? Habang tayo na sa ibang bansa, mag-invest na po tayo. Kay PhilInvest, I'm very 100% sure na kapag inanok ka, just be an open-minded. Kasi talaga yung ino-offer nila para sa atin ay makakatulong. Yeah, thank you so much, Ate Grace. Dahil napakasaya ko, dahil nagkita tayo. Ito ang gift ko sa iyo. And I'm also an OFW at ang buhay ko po ay nabago din lang dahil sa mission na to. Hope you like it. Read it, Ate Grace. And share to the whole world na kayang magbago ng OFW ng kanilang buhay at umuwi ng malakas at bata pa sa Philippines. Thanks to PhilInvest.